Welcome back dito sa ating The Trading Channel's Trader's Attitude. So today is May 25, 2022, at nagsara yung ating Philippine Stock Exchange Index sa 6,597.76, no? Advance siya ng positive 20.31 points or positive 0.31%. At meron siyang total value traded na 5.62 billion. So yun yung naging performance ng ating index ngayong araw na to. So sa pagpapatuloy natin, no, pag-usapan natin yung performance ng ating index kumpara sa ating mga karating bansa, no, sa ASEANs. So kung ikukumpara mo yung performance ng ating index sa karating Asian, no, the Philippine stock market has underperformed. So kung titingnan natin yung charts, no, nasa ilalim yung ating index. Nangunguna yung Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, tapos huling-huli yun sa atin, no, Philippines. So base ito sa source ng Nikkei Asia, no. Yung mga naging performance din ng ating stock sa ilalim ng mga iba't ibang naging presidente ng ating bansa, no? So kung mapapansin natin yung sa panahon ni Fidel Ramos, no, pagkatapos ng kanyang first 100 days, no, nalaglag ng negative 9.51% yung ating index, no, sa first 100 days ni Fidel Ramos. At sa panahon naman ni Joseph Estrada, no, nahulog din yung ating index ng negative 31.10%, no. Masyadong malaki yung binagsak nito, no, sa panahon ni Erap Estrada. At sa panahon naman ni Gloria Arroyo, no, tumaas siya ng positive 16.16%, no. So maganda yung naging performance ng ating index sa first 100 days ni Gloria Arroyo. At pagkatapos naman ni Gloria Arroyo, sinundan siya ni Benigno Aquino III, no. Maganda rin yung naging performance ng ating index sa panahon ni Nonoy Aquino, no? Yung kanyang first 100 days, sumipa ng 25.86% yung ating index, no, sa panahon ng kanyang pananumulan sa kanyang first 100 days. At sinundan nito ni Pangulong Rodrigo Duterte, no, na medyo hindi maganda yung kanyang first 100 days dito, no, dahil nahulog na negative 2.82% yung kanyang first 100 days, no. So abangan natin yung papasok na administration, no, kung ano yung magiging performance ng ating index, no, sa first 100 days ng pananungulan ni Ferdinand Marcos Jr., no. So lahat tayo nakaabang dito, no, kung anong magiging resulta, no, ng kanyang first 100 days, no. So lahat ng traders at sa investor nakaabang. So yun yung ating abangan, no, sa susunod na araw, no, pagkatapos manumpa nitong si Ferdinand Marcos, no, sa darating na June, no. Sa ngayon kasi yung ating index, no, nananatili siya sa kanyang bearish territory, no. So underperform pa rin siya hanggang sa ngayon. Tingnan naman natin yung charts ng ating index, no. So let's go, puntahan na natin. So andito na tayo sa charts ng Philippine Stock Exchange Index, no. At nakaset sa weekly yung ating charts. So kung titingnan natin, no, yung long term perspective ng charts, no, mapapansin na natin na nasa gitna siya ng
nasa gitna siya ng range noon, itong 7,471 up to 6,357. So nasa range siya ng 7,000 and 6,000. So yung price nagre-range lang sa range na yan, no? Diyan lang siya naglalaro. So nagpapakita ng bearish ng sideways sa long-term perspective. Pinapakita niya yung kanyang galaw na sideways. So kung titingnan naman natin sa short-term period, so makikita natin na nag-retreat siya rito sa 6,000 level, no? Nag-retreat siya rito sa level na to. Makita natin yung price. Na-reject siya rito sa 6,700. So may potential na magkaroon siya ng double bottom dito. Ire-retest niya itong 6,300. Or magkaroon siya ng bounce dito sa level na to at i-break niya itong 6,755. So anything is possible, no? Kaya babantayan natin yung first 100 days ni Ferdinand Mong Marcos, no? So makikita natin yung bullish teritoryo dito sa ibabaw ng 7,471. As long as nasa ilalim siya ng 7,471, bearish bias tayo, no? Sideways to bearish bias yung ating tingin dito sa price action ng Philippine Stock Exchange Index. So yun, pansamantala yan lang muna. So abangan natin yung first 100 days ni Ferdinand Bongbong Marcos kung ano magiging performance na itong index natin. So thank you for watching and see you next episode.